Pinagbantaan ka na ba ng boyfriend mong gusto mong iwalayan? Alam mo, buti pa mag-iwalay na lang tayo. Gusto mo ibato ko to sa mukha mo? Eh di gawin mo! Para kang babae, puro kasatsat! Anong mga pananakit ang ginagawa niya sa'yo? Nandun po yung nasasabunutan niya ako, nasasakaan, nasusundo. Sige, subukan mong hiwalayan ako. Pakpatayin kita pati yung pulis na yon. Sakaling iwan mo ako, kapakamatay na lang po ako. Gagawin mo ba yun? Opo. Magandang hapon mga kapuso, ako po si Jean Garcia. Welcome po sa tahanan ng mga totoong kwento ng pag-ibig, ang Love Hotline. Kasama ko ngayon si May Lumiares, 20 years old, from Pasig City. Magandang hapon sa'yo, May. Magandang hapon din po. May, ikaw ba pinagbantaan ka na nga ba talaga ng boyfriend mo? Opo. Ano mismo ang sinabi niya sa'yo? Papatayin niya daw po ako, tsaka po pati yung pamilya ko. Idadamay niya daw po lahat sa'yo. So, eto no, anong naramdaman mo nung binantaan ka niya? Siyempre po, takot na takot po ako. Mm-mm. Kaya gusto mo na siyang hiwalayan? Opo. Sige, almost 2 years ang relasyon ni May at Jerwin. Opo. Hindi perfect ang pagsasama nila, pero bakit kailangang mauwi sa pagbabanta ang lahat? Mabait lang naman yung nanay mo kapag may kailangan siya sa'yo. Hoy, pangit. Dahan-dahan sa pananalita, ha? Kahit di kayong magkasundo ng nanay ko, nanay ko pa rin yun. Nasasaktan ka kasi totoo yung sinasabi ko. Akala mo ba kapag sinasabi ng nanay mo na hindi niya ako gusto, hindi ako nasasaktan? Eh, matalas pa sa itak yung dila ng nanay mo eh. Sinabi lang dahan-dahan sa pananalita eh. O bakit? Totoo naman ah. Eh, ikaw nga nagsabi sa akin lahat ng yan eh. Alam mo, ang problema kasi sa'yo... Wala akong problema. Ikaw ang problema. Lagi mo nalang dinadama yung pamilya ko! Ano, ha? Kulit mo, ha? Gusto mo na ibato ko to sa mukha mo? Eh, di gawin mo! Para kang babae! Puro kasatsat! Siraulo ka ba? Ay, May. Sorry. Sorry ka dyan, ha? Umamin ka nga. May manliligaw kang pulis, no? Nagsiselos ka na naman ba? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na magkaibigan lang kami? Yun lang yun! May kaibigan ba nagte-text lagi, ha? Ha? Umamin ka nga sa akin, ha? Bitawan mo nga ako! Siguro kaya ayaw mo mapasundo lagi sa akin sa trabaho dahil may iba ka na, no? Bitawan mo ako! Jerwin, nasasaktan ako! Bitawan! Ano ba? Tayo mo ako! Alam mo? Pagod na ako eh! Pagod na pagod ako sa pag-aaway natin dalawa! Ano mabuti pa mag-iwalay na lang tayo? Hiwalayin mo? Ha? Hiwalayin mo ako? Sige, subukan mong hiwalayan ako. Pakpatayin kita pati yung pulis na yon. Tapos magpapakamatay din ako! Paano naapektuhan si May ng pagbabanta? Ano kaya ang pinanggagalingan ng boyfriend niyang si Jerwin sa pagbabalik po ng Love Hotline? Ano lang? It's okay. Kabalik po ang Love Hotline. Kasama pa rin natin si May. Na matapos makipag-aulay sa boyfriend, ay pinagbantaan naman ito. May, kailan nangyari yon? 2012 po yung naano ako. 2012. Pero yung pagbabanta niya, kailan nangyari yung pagbabanta niya? Every time po na makikipag-iwalay po sa kanya. Kaya nanonood ka ng VTR, napaiyak ka. Bakit ka napaiyak? Kasi po, naalala ko po talaga, lahat po nung sama ng loob ko, parang naano ko na. Anong mga pananakit ang ginagawa niya sa'yo? Nandun po yung nasasabunutan niya ako, nasasakaan, nasusundo, gano'n. Naniniwala ka ba na kayang gawin ni Jerwin yung pagbabanta niya sa'yo? Medyo po. Medyo. Oo. Hindi basta-basta ang pinagdadaanan ng love story ni na May at Jerwin. In fact, sa kabila ng mga hinaing ngayon ni May, ipinaglalaban pa pala niya noon ang relasyon nila. Yes. Pa, nandito na pala yung anak mong magaling eh. May kasama pang lalaki. Ano? Nay. Magandang gabi ho. Pasensya na po kung ngayon lang ako nakauwi kasi tinapos pa namin yung project namin. Hinatid naman po ako ng boyfriend kasi Jerwin po. Boyfriend? Bakit? Sino nagsabi sa'yo na pwede ka na mag-boyfriend? Maraming salamat sa paghatid mo sa anak namin. Pero ito na ang huling pagdating mo rito.
Sige, makakalis ka na. Anak, di ba sabi ko sa'yo, wala mo nang boyfriend. Pag-aaral muna. Ano bang nagustuhan mo dun sa lalaking yun, ha? Anak naman! Ang sakit niyo naman magsalita, Nay. Kayo, kung hindi niyo matatanggap yung boyfriend ko, eh hindi ko rin matatanggap yung pambabastos niyo sa taong mahal ko. Uy, pangit. Pumasok ka na dun. Baka lalo ka pang mapagalitan ng mga magulang mo. Mahal mo naman ako, di ba? Oo naman, tanga. Mahal na mahal. Tara, sama na lang ako sa inyo. Sigurado ka? Pakinggan naman natin ang kwento ng boyfriend niya, si Jerwin Alemania. Magandang hapon sa'yo, Jerwin. Magandang hapon po. May Jerwin, paano kayo naapektuhan nung mawala yung baby niya? Yung unang baby niya. Napakasakit po. Nabigla po. Masakit po. Sige, Jerwin, bakit ganun kagrabe ka daw magselos, anak? Kasi po, nung una pa lang, hindi naman po ako ganun sa kanya eh. Masyado na po. Hindi ka seloso before? Pa po. Nung o ano bago, nangyari? Bakit nung bilang parang matindi ang pagsiselos mo ngayon? Masyado po nasasaktan sa ginagawa sa akin ng mama niya. So nasasaktan ka? Opo. So bakit selos? O nai-insecure ka? Parang ganyan ba? Opo. Kasi po, na maamin din po siya sa akin na mga ano, ginagawa niya talagang totoo po na. Ano ba ang ginagawa niya? Ang hindi ko lang po kasi matanggap na alam nang may asawa yung anak nila, nire-reto pa rin nila sa ibang lalaki. Sino yung pulis, Jerwin? Hindi ko lang po alam. Inamin lang niya po sa akin na may naliligaw po sa kanyang pulis. Bakit mo na ikwento kay Jerwin yung pulis? Ayun po yung last na namin na hiwalayan. Alas na hiwalayan. Tinatanong niya po ako kung mayroon na ba akong iba. Tapos sabi ko naman po, wala pa pong iba. Nanliligaw pa lang po. Tapos pilit niya po akong pinapaamin. Pero wala naman po akong dapat aminin niya sa'yo. Wala pa naman po akong feelings dun sa police na yun. Ah, wala kang dapat aminin. Dahil nanliligaw na naman sa iyong police at hindi mo pa naman siya pinapatulan. Yes po. Ah, nung nakikipaghiwalay ka nun kay Jerwin, kaya mo inamin sa kanya yung police. Jerwin, bakit umabot ba sa pagbabanta? Hindi ko po kayang mawala sa akin. So, tinatakot mo lang siya para hindi ka iwanan? Opo. Niya. Anong reaksyon mo doon, May? Natatakot pa rin po ako sa kanya. So, totoo ba lahat ng sinabi ni May, Jerwin, side mo, na totoong napapagbuhatan mo siya ng kamay? Hindi po. Ha? Puro paamba lang po. Paamba? Opo. Pero ano daw yung minsan nasusuntok mo siya sa braso? Yung parang napipiga ko lang po siya dahil napipiga nga po sa galit ko. Pero hindi ko po tinutuloy yung mga so, doon mo din ayun lang parang para ayun lang po ang paraan ko para huwag siyang mawala sa akin. Yung takot mo na mawala si May, tinatakot mo rin siya. Opo. Yun ang nagiging paraan mo. Tama ba, anak? Natatakotin ko rin siya na papakamatay na lang ako para sakaling iwan mo ako, papakamatay na lang po ako. Gagawin mo ba yun? Opo. Gagawin mo? Ako, Diyos ko, mga anak, sandali lang ha. Sige, kanya-kanya po sila ng dahilan. Ang tanong, anong mangyayari kapag nakaharap na nila ang ating love experts sa pagbabalik po ng Love Hotline.
Kasama pa rin po natin sina Mia at Jerwin na umabot sa pagbabanta ang relasyon. Sa puntong ito, sasamahan na po tayo ng ating love expert na si Miss May Soriano. Hello, Miss May. Good afternoon. Hello. Na-tension ka ba? Sa napanood mo kanina at narinig mo mula kay Jerwin. Nakaka-tension talaga, no? Totohanan o hindi, ang pagbabanta na si ginawa mo, mali eh. Sa lahat ng anggulo, mali. Pagka nagbabanta ka, ano nangyayari dun sa pinagbabantaan mo? Parang lumalayo na siya sa akin. Lumalayo. At may sakit na nararamdaman. Remember na ano ha, na at tako. At bukod doon nawawala ang tiwala. Opo. Kahit anong anggulo, mali yung pagbabanta na ginawa mo. So kayo, ang laki na ng pinagdaanan yung dalawa. Na sana nabubuo yung pagmamahal nyo. Pero ngayon, umiikot kayo sa violence. So, kung titignan natin to na puso nyo yung dalawa, ano nangyari, di ba? Ginagawa nyo, pinupukpuk nyo dahil doon sa mga ano nyo. Tapos, di ba? Ano nangyayari? Nasisira po. Ha? Sa, meron nga ikaw nangyari sa'yo, di ba? Nang dahil sa screwdriver na to. Ipakita mo ang sugat mo. Tagusto. Tumagos dito, papunta dito, oh. Opo. Oo. Ganun pa man din, napapansin nyo, naghihilom naman siya, no? Kung gusto maghilom. Kayong dalawa, gusto kong maintindihan nyo na may triggers kayo, no? Yung merong kinagagalit siya sa'yo, na pagka ginawa mo yon, ano, yung init ng ulo niya lumalabas. Ganun ka rin. May ginagawa siya na ayaw mo. Pagka may nakita kang katitik doon, lumalabas yung galit mo. So, umiikot kayo doon. So, katulad nito, gusto nyo bang todo-todo na inaano natin, sinisira natin ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Nasa sa inyo yan. Jerwin, alam mo si May, malinaw yung intention niya eh. Yung makipaghiwalay sa'yo. Yun talaga ang gusto niya. Okay? Ikaw? Gusto ko nang magbago tayo. Magbago ka na rin. Magbago na rin yung magulang mo para tapos na ang lahat. Kasi sa inyo nang galing kung ba't ako nagkaganito eh. Pero kung siguro kung hindi mo inaamin sa akin yun, wala akong ano, siguro wala akong galit, wala akong nararamdaman na galit eh. So, kayo din ang may dahilan kasi kung bakit ginawa ko sa'yo yan. Alam mo, sa narinig ko sa'yo, bumabalik ang paninisi sa kanya eh, sa mga nangyayaring to. Ako, ganyan na, tapusin to between the two of you. Kayong dalawa, walang sisi doon sa magulang, walang sisi sa kay May, di ba? Ano yung gusto mo mangyari? Nagsisikap ako yung magtatrabaho ko, makakasalan ko siya, magkakaroon kami ng isang mabuting pamilya. Ngayon lang po ang gusto kong mangyari na sabihin mo siya. Huwag na tayong pakialaman ng magulang niya kasi may pamilya ka na. Huwag niya na tayong guluhin na kung ano-ano, kung sakali mong ano. Kasi po nakikita ko, lagi na lang kung ako na lang po nasisisi ng magulang niya eh. Inaano ko lang po yung magulang niya na sana tanggapin na nila ako. Para tanggapin ka ng magulang ni May, ano ang kailangan mong patunay at pakita sa kanila? Na kaya ko pong buhayin yung anak nila. Okay. At sumikap po ko, at kaya ko po, bubuhayin ko po yung anak nila. Ginagawa mo ba yun ngayon? Opo. So, ibig ko lang sabihan, Jerwin, kasi para tanggapin ka at maging kaaya-aya ang paningin sa'yo ng magulang ni May, kailangan maging maayos ka. Ikaw muna, sarili mo. Huwag si May, ikaw mismo, ayusin mo ang buhay mo, anak. Medyo paganong-ganon tayo, hindi tayo, parang hindi confused ka pa ako anong dapat mong gawin. Diba? Panay ang turo at panay ang bintang, hindi ba? So... Tsaka walang magulang ang mag-accept ng katulad na may pagbabanta sa kanilang anak. Alam nila eh, di ba? Sino magulang ang tatanggap sa'yo? So, kailangan ito, iwasan mo yung mga ganong pag-uugali. Yung pagbabanta, yung pananakit, anak, naiintindihan mo naman siguro yon, di ba? No? Sige. Pagkatapos ng lahat, na kay May pa rin ang huling desisyon. Ano magiging sagot ni May sa pagbabalik po ng Love Hotline? Kasama pa rin po natin si May at si Jerwin. Puno ng away ang kanilang pagsasama na umabot sa puntong nagkakasakitan na sila. Kaya si May gusto nang humiwalay. Pero si Jerwin, nagbanta naman. Kanina, nakiusap si Jerwin na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon po ni May.
May, ito na ang tanong ko sa'yo. Iyak ka na. Ito ang tanong ko, bibigyan mo ba si Jerwin ng one last chance? Sa akin po talaga, gusto ko na po siyang hiwalayan pero hindi ko po talaga kaya kasi po sa akin, gusto ko po makita yung pagbabago niya, gusto ko po pakita sa magulang ko na hindi ako nagkamali, na tinanggap ko siya, na pinaglaban ko siya, ganun. Pero, syempre, kailangan ko rin pong magbago para sa sarili ko. Tapos siya rin po, gusto ko pong makitang magbago siya. Gusto mo makita magbago dahil ganun mo kamahal si Jerwin. So, bibigyan mo siya ng pangalawang pagkakataon. Huling-huling-huli na po talaga. Huling-huli na. Huwag mo sabihin sa akin, sabihin mo kay Jerwin. Jerwin, harapin mo siya. Nakita mo, umiiyak siya, nasasaktan siya eh. Pero mahal ka niya. Ha? Pakinggan mo siya, ha? Sige, kausapin mo si Jerwin. Pangit, alam mo, sa isa ba lang pinaglaban ako sa kalabama. Alam mo kung paano ko nasasagot-sagot pag ikaw na yung pinaano nila. Pero ang dami na kasing pinagdaanan ng relasyon natin. Hindi ganun kadaling bumalik sa dati. Ang dami nang nasira. Gusto ko lang naman talaga magbago kay ako rin magbabago. Ganun. Ito na talaga yung huling pagkakataon mo. Patunayan mo sa akin, tsaka sa magulang ko, na hindi ako nagkamali sa'yo. Magbabago na ako. Sa mga nagawa ko sa'yo, humihingi ako ng sorry. Sana... Sana patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo. Basta sorry po sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Sana patawarin mo. May meron lang katanungan. Paano ako dumating sa punto na nagbago na itong si Jerwin pero hindi pa rin siya matanggap ng mga magulang mo? Ipaglalaban mo pa rin mo siya. Narinig ko ba yan, Jerwin? So, nasa iyo ang pagbabago. Nasa iyo ang pagpapatunay. Patunayan mo sa magulang ni May at kay May na karapat-dapat ka sa pagmamahal mo. Ano po ang gusto kong mangyari na sana matanggap nila ako at nagbabago ako. At magsasama po kami ulit. Maraming salamat, Jerwin. Maraming salamat sa iyo, May. Oo. Anong pakiramdam mo? Okay ka naman? Para ka nabunutan ng tinik, happy ka naman ba sa desisyon mo? Opo. Mahal mo siya talaga? Opo. Masaya kami para sa inyo. Ang pagbabago, Jerwin, ha? Opo. Opo. Hindi ko makakalimutan yung pagbabago. Hindi makakalimutan ang pagbabago, opo, ha? Dadalit palagi yun. Opo. Okay? Thank you po. Salamat po. Okay, maraming salamat. Ang puso, hindi binabantaan. Hindi binubugbog. Dahil pag ang puso, puro pasa, titigil ito. Titigil itong magmahal. Sana na-inspire namin kayo ngayong hapon. Ako po si Jean Garcia.